Kahapon, nag-upload ako ng videos. Itong videos na to ay sabi ko ay mala wrong turn yung itsura ng daan. Pero alam mo, hindi naman ako natatakot kasi parang dito naman sa amin, normal na yung ganun. Pero kahapon, may isang order na hindi ko inaasahan. Itong order na to, ang address niya ay bandang Snow Hill. Sabi ko, okay lang kasi Snow Hill, lagi naman ako napunta dyan. So ang Snow Hill ay mga 11 miles mula sa bahay. Pero yung address niya 13 miles, so ibig sabihin, yung another 2 miles, papasok na yon ng Snow Hill. Pero out of 13 miles, yung straight na 11 miles, straight lang siya na lane. Nung nakuha ko na yung grocery, inopen ko na ang Waze app at nagtataka ako, bakit ako dinala ng Waze app sa opposite direction ng pupuntahan ko? Kung makikita natin sa mapa, itong Snow Hill, diretso lang siya from 113. Yung blue ako yan, papunta dito sa Snow Hill. So ang expected ko, dyan ako dadaan. Dahil yung bahay na pagdedeliveran ko, yung nasa gitna. Nasa sand road siya. Pero instead, dito ako dinala. Para makita natin sa mapa, kailangan palakihin ko ng konti. At dito kung makikita nyo, itong Dividing Creek Road, dyan ako dumaan. Pag mag-deliver ako, hindi ko alam kung saan dadaan. Talagang nakadepende ako sa Waze app. So from here, dito ko dumaan sa 364 Dividing Creek Road. At from here, talagang nagtataka ako bakit ako dito dumaan. Kasi ang sabi ko, hindi naman dito ang daan papunta ng Snow Hill. Yung pala, yung bahay na pagdedeliveran ko ay nakatira sa gitna ng gubat. Habang nagdadrive, biglang nawala na ako ng signal. Yung pala, nasa gitna na tayo ng gubat. Kung makikita nyo sa taas, ayan nakalagay dyan, wala talagang kasignal-signal guys. Siguro mga 7 minutes na wala akong signal. Mabuti na lang si Waze app kahit walang signal, nagagamit ko pa rin siya. Noong medyo malapit na ako sa bahay nung customer, nagkaroon ng one bar. So dito tandaan natin. Tingnan nyo kung gaano ka-creepy dito. Nasa gitna tayo ng forest at dito walang kasignal-signal, guys. Walang signal, walang ibang tao. Tingnan mo naman. Forest road. Dadaan ka ba dyan? Oh. First time kong kinabahan dahil dumaan ako dito nang walang signal yung cellphone. Siguro mga 7 minutes to 10 minutes walang signal. Ang iniisip ko pa, pag nalobat ako, hindi ko alam kung paano pa uwi. Kasi wala din akong dalang charger. Kanina medyo nag-worry ako kasi nawalan talaga guys ng signal. Yung Waze app nawala ng signal guys, grabe. May nakita tayong deer na dumaan. Sa patuloy kong pagdadrive, maya-maya ay makakakita din tayo ng kung ano dito. Anyway, nung nakapunta ako dun sa bahay ng pupuntahan ko, maganda naman yung bahay nila dun, maayos din naman. Hindi ko ini-expect na may mga nakatira pala sa ganun, grabe. At eto, may nakita din tayong ibon na kinakain yung patay na raccoon sa daan. Hindi ka sure kung anong klaseng ibon yan. Anyway, grocery and delivery pa nga pala ito. Pero I think next time, magpapas muna ako. Kasi ang hirap kapag wala kang signal.